dito pa pirmahan yung mga resibo, ha? Opo. Inakat na doon doon siya. Nasa'yo ang ligay. Sa piling mo, sita. Helen! Ay, man ko yun. Tawaan ka ng Diyos. Naman na pala eh. Si Tensyo talaga. Ay naman, para naman kayo hindi nasanay na kay Densyo, eh, alam niyo naman, talagang mahihayaan niya. Walang kibo. Ellen, patungo muna kay parin Kanoy, ah. Pag-usapan lang kami. O, sige. Ha? Ang sabihin mo, talagang umiiwas sa akin. Palibasa malaking atraso. Nay, magsisimula na naman ba tayo? Sabihin mo nga sa akin, paano ba naman ako matatahimik? Sino ba naman kasing ina ang matutuwa sa sitwasyon ninyong dalawa? Sipin mo nga. Ilang taon na ba kayo magkasama? Mga 3 taon na. Pero magpahanggang ngayon, hindi ka pa rin niya pinapakasalan. At ikaw naman pumapayag. Sabihin mo nga sa akin, anong kasiguruhan hanggang sa pagtanda kayo pa rin ang magkasama? Kung ugud-ugud na at nag-iisa, saka mo sasabihin, saka mo iisipin at itatanong sa iyong sarili, bakit nga ba ako nagpaloko sa lalaking ito? Nay, nagmamahalan mo kami ni Densyo at hindi ho kami naglolokohan lang. Aba, eh gano'n naman pala eh! Ano ba ginagawa niyo? Ba't hindi pa kayo magpakasal? Ay dahil hindi naman ho kapirasong papel lang ang kailangan para pagtibayan yung pagmamahal na yon. Naku, ewan ko, Helen, kung saan ka natuto ng ganyang paniniwala. Pero pag buhay ang tatay mo, hindi mangyari ito sa'yo. Pangit, masagwa, immoral! Nay, ang boses niyo, pwede ba nakakahiya? Ayun! At meron pala naman natitirang kahihiyan dyan sa katawan mo. Eh, mabuti naman! Nay, masaya ho ako sa piling ni Densyo. Mabait naman siya. Mapagmahal. Hindi naman ho siya nagpapabe. Eto nga't hindi siya tumigil hanggat di kami nakakapagpunta ng pangnegosyo eh. Kung tutuusin nga ho, Nay, mas maswerte pa ako dyan sa ibang babae na kinasal sa West o sa simbahan. Ilang karamihan sa kanila, ano, nagtitiis na lang. Wala lang silang magawa, kundi magtiis dahil nakatali ni sila. Ganon. Ganon ba talaga ang paniniwala mo sa mga nagsasamang kasal? Aba, Helen. Parang hindi tama eh. Paano kung dumating ang pagkakataong hindi na kayo magkasundo ni Densyo? Basta ka nalang ihiwalay at maghahanap ng iba? Nay, hindi ho sa ganon. Nakalimutan mo na ba yung kasabihang ang pag-aasaway hindi ka nang isusubo na kapag napaso ay iluluwa? Ha, Helen? Ay, nako, Nay. Ewan ko sa inyo. Helen, ito ang gusto kong isaksak mo dyan sa kukote mo. Ang respeto, hindi basta nahihingi. Ito'y inaani. At ito ang makatandaan mo. Ang isang babae na kikisama sa isang lalaking walang basbas ng simbahan, kailanman hindi pagpapalain. At hindi siya irerespeto ng sino man, maski ng lalaking kinakasama mo pa. Magandang hapon pong muli si Attorney Jose Sison sa isa na namang pagtatanghal ng programang Ipaglaban Mo. Sa atin pong batas pang kriminal, ang mananagot sa isang krimen ay hindi lamang yung taong nagsagawa o sumali sa pagsasagawa nito, kundi pati na yung tuwirang namuwersa o nag-udyok sa iba na isagawa ang isang krimen. Ang tatlong ito, ang nagsagawa, sumali sa pagsasagawa at ang nag-udyok na magsagawa ay mga prinsipal o unahing mananagot sa krimen at tatanggap ng buong kaparusahang iginagawad ng batas. Ngayong hapon po
ating matutunghayan ang isa pang uri ng kriminal. Yung kriminal na wala naman sa pinangyarihan ng krimen, ngunit may pananagutang kasing bigat ng mga naroroon at nagsagawa ng krimen. Panoorin po natin ang ating kasaysayang pinamagatang Pasimuno. Tango, may bagong paligo. Ano ba mo? Siyempre, kailangan labi ako mabango at saka maganda para sa'yo. O mamaya, pagpalit mo na ako sa ibang babae. Ano? Pagpalit? Hindi mo papalit. Ano malay ko, siyempre kumatanda na tayo. Hindi pa. Patrapsa dito. Bakit? Mahal mo ba ako? Tanggal na yan. Talaga? Matagal. Makasal na tayo. Ewan ko sa'yo, pampapasok sa isip ko, pakasal. Diyos ko. Ay, makain ang ganda-ganda ng mood ko. Ganado-ganado ako, pero ngayon, wala na akong ganado. Bakit? Ay, basta, lalabas lang muna. Nasaan yung magaling mong asawa? Nasa divisorya ho eh. Sigurado ka? Ano naman ho ibig niyo sabihin? Yun mismo. Kung sigurado ka, kung sigurado kang nasa divisorya nga ang magaling mong asawa. Ano mo bang problema ninyo, Nay? Bah, ako wala akong problema. Baka nga ikaw. Nay, diretsahin niyo na nga ako. Kung meron kayong sasabihin, sabihin niyo na. May babae si Densyo. Kiko, pwede mamaya na yan. Unahin mo muna yung i-deliver kay Mr. Chua. Sige, nandun ka muna. Oo. O, di na tulala ka. Alam ko naman eh, hindi ka maniniwala. Sasabihin mo, gawa-gawa ko lang ito o kaya'y chismis lang. Alam mo, hindi naman ako naparito para makipagtalo pa. Dahil ako, nakakasiguro. Buntis na nga yung babae. At doon siya ay binabahay ni Densyo sa Bulacan. At sa babae niyo, ipinagkatiwala ni Densyo ang negosyo niyang poultry farm. Ayaw mo maniwala sa akin. Titanungin mo ang asawa mo. Pupusta naman ako sa'yo. Tiyak magkakailayon. Kaya ang pinakamabuti mong gawin, magsubaybay ka. Madali namang malaman kung naglulok ang isang lalaki, maraming senyales. Kaya lang, hindi ka dapat tatanga-tanga. O sige, maiwan na kita. Hindi na ako magtatagal. At hinihintay na ako ng mga kalaro ko sa Madyong. Nilakad ka? Merong inuman kay Baring Kanoy. Inuman lang. Ba't nakapustura ka pa? Kailangan naman siyempre. Ba't iba dating ko? Hindi. Alam mo, ganun niya postura. Kung halimbawa may dumating na bisita pag inuman, di ba? So, kailangan presentable ako, hindi ako makumtasahan. Saka huwag mo na kintay, baka umagahin kami. Sabi mo, konting inuman. Bakit may mga bisita pa, tsaka ba't umagahin ka?
Ellen, hindi naman ako may painom eh. Makikiinom lang ako. Tsaka, halimbawa mo na, nagkalasingan ng gusto, nagkasarapan. Alam mo, uwi akong lasing, akin may mangyari pa sa akin sa daan. Mabango-bango mo? Mabango? Eh, kung tinong nilagay ko ah. Ay, umaaling aso ka eh, para kang belyas. Ah, ako, nakakahalata na ako sa'yo. Kanya pa ako pinag-iinitan eh. Ano ba gusto mangyari? Diskusyon? Away? Ano? Sige, kung may lakad ka, lumakad ka na at baka hinihintay ka ng paring kanoy mo. May laman ang sinasabi mo. Ngayon, alis ako! Alas 4 pa lang ho. Kahit na alam ko, magsara ka na. Basta samahan mo ko. Eh, saan mo tayo pupunta? Huwag ka na maraming tanong. Basta sara. Sumagsara ka na. Samahan mo ko. Bilisan mo. Bilisan mo. Magsara ka na. Aling Helen, sandali lang ho. Sandali lang ho. Hindi, Aling Helen, sandali lang ho. Iwan mo, sabi ako kailangan mag-alas kami. Konting lamig lang ho, huwag ho kayo mag-iskandalo rito. Anong yung mag-iskandalo, ha? Agrabyado na ako eh. Taga, Aling Helen, madami yung kapitbahay nakakaya ho. Kung gusto nyo, mamaya nyo na lang kausapin si Mang Densyo. Pag-uwi niya na lang sa bahay. Gusto kong magbinata, magbibinata ako. Gusto kong uwi rito, uwi ako. Sino gusto kong tulog ang matutulog ako? Wala kang pakialam at kahit kaya, hindi mo ko pakialam. Ha? Uwisit! Bumalik ka rito!
Daig pa ng mag-asawang sampal ang inabot ni Helen. Sa simula, ang akala niya ay siya ang nasa matuwid. Siya ang may katwiran. Ngunit nang magsalita na nga si Dencio, na ipamalas nito sa kanya ang buong katotohanan. Tumahimik si Helen. Nakuha niyang magtiis ng ilang buwan. Pero di nagtagal, bumigay na rin siya. Gusto ko na makausap. Hindi kita kilala. Kung asawa ni Dencio. Layuan lang siya. Helen, hindi ka kasal kay Dencio. Malino na binata pa siya. Mahigit 3 taon na kami nagsasama. Hindi pa rin kayong kasal. Kami, pag-iisang taon at kalahati. At may anak na. Hindi mo siya pwedeng agawin sa akin. Wala akong dapat agawin sa'yo. Unang-una, dahil si Dencio ang prosigidong pumunta sa akin. Pangalawa, hindi siya sa'yo. At hindi rin siya mapapasayo! At kahit kailan, hindi siya naging sa'yo! Kahit kailan, hindi rin siya mapapasayo! Tandaan mo yan! Si Helen dito. Hindi mo sinabi. Wala naman dapat sabihin o pag-usapan. Lari ka ba? Nang pasukin ko yung relasyon to, alam ko na kung ano magiging pwesto ko sa buhay mo. Tanggap ko. Kaya hindi ako naghahanap. Hindi rin ako umaasa. Para sa akin, tama na yung paminsan-minsan, narito ka. Masaya na ako ng ganun. Kaya, kung dumating man yung araw na hindi ka na magpakita, magpapasalamat na lang ako. Kahit papano, kahit minsan, kahit sandali, minahal mo ako. Kami ng anak. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman eh. Tinatamong kita, sabi ko, bakit ka nagpunta on? Pare, paglaban ng karapatan ko. Karapatan? Ano-anong kalukuhan kung sinasabi mong karapatan? Sino may sabi sa'yo meron ka nun? Mahal kita, Dencio. Sapat ng karapatan yon. Mahal mo ko? Sapat na yon. Gusto kong malaman mo ito. Kung ang basihan ng karapatan ay pagmamahal, hindi dalawa kayo may karapatan sa akin, ano? Kung gusto ko lang, si Sandra mas malaki karapatan sa'yo. Alam mo kung bakit? May anak ako sa kanya. At pangalawa, mas mahal ko siya kesa sa'yo. Wala kaya ka! Ba't mo ko sinasaktan
Yun ang bahala ko eh. Kasi pag yung ugali mo yan, hindi yung binago, adyos ka. Alam mo yan. Basahan na pagkatapos gamitin at marumihan, basta na lang itatapon. Sinabi ko na kasi sa'yo, hindi si Densyo ang tamang lalaki para sa'yo. Hindi ka nakinig sa'kin. Sinabi ko na rin, hindi tama yung pakikipag-live-in. E ayaw mo makinig, di ka paawat. Ano nang magagawa ko? Siya itong mahal ko eh. Eh ang kaso nga, ikaw ba mahal naman ba niya? Helen, kahit sa auntie niyan, talo ka. Wala kang laban. Wala mang pinakasalan sa inyong dalawa si Densyo. Eh may pinangahawakan naman yung babae sa kanya. Meron siyang anak kay Densyo. Kaya may kapit yung babae. Eh ikaw, may pinangahawakan ka ba? Kumbaga sa madyo, hanggang ambition ka na lang. Kaya kung ako ikaw, tataob po na ang pitsa. Diyan. Kasi yung anak mo nag-aalboruto na. Sandali na lang to. Sandali na lang. Akala ko nagpunta na siya sa likod bahay. Basta nawala na lang siya. Magdamag na akong gising, kakahintay. Pero isang maghapon at magdamag yung dumaan. Wala pa rin talaga. I-report mo na ba sa polis? Oo, kaninang umaga. Ano sabi? Wala. Laro silang alam. Wala doon nakakita kay ate simula nung gabing yun. Pero sabi ng mga polis, hanapin daw nila si ate. Sana punta ka sa bahay. Gusto ka man lang. Gusto ko nga dahil alalang-alala na ako eh. Kaya nga nahihiya ako. Takot ako doon sa isang mong asawa. Hey, Densyo. Anong gagawin natin? Paano kung may nangyari masama kay ate? Masarap yung niluto ko. Kandiletang itik. Diba paborito mo yon?
Kape, gusto mo ipagtitimpla kita. Gusto mo ng masahe para ma-relax ka? Ha? Ano ba naman? Tigilan mo ako. Pwede ba? Ikaw ang ano ba? Init-init ng ulo mo kanina ka pa. Sungit-sungit mo. Lalo mo kang ginagawa ang masama sa'yo, ah. Ano nga itong mumukhang tanga, di mo ako sinasagot, eh. Hey, Denso, huwag akong pagbuntungan mo ng init ng ulo mo, ha? Kasalanan ko ba kung nilayasan ka ng babae mo? Labas si Sandra sa usapan. Labas? Sabi mo nga sa akin kung paano magiging labas. Eh, pakiramdam ko, tagal na nakasiksik yung babae niya sa pagitan natin, eh. Labas. Hindi mo naman sinasabi mo. Ha. Salamat sa Diyos. Wala na yung babae mo. Siguro natauhan na. Hindi ko alam sinasabi ko. Yan ang hirap sa'yo, eh. Pinindeho ka na ng babae mo, pinagtatanggol mo pa. Sabi mo nga sa akin, anong klase ba yung babae mo? Iiwan ka? Pati anak, pati sarili anak, iiwan? Yan ba pinagmamalaki mo sa akin na nagmamahal sa'yo? Ha? Ha? May balita na ba kung sino ang posibleng may kagagawan sa pagkamatay? Wala pa ho. Wala akong pakialam. Kumusta naman ang pagkasama niyo ni Densyo? Meron ba na bago? Ay naku, meron po. Lalong lumala. Mula nung natagpo ang patay ang si Sandra, wala na. Lalo nang hindi makausap ng matino yung asawa ko, eh. Akala ko nung una, mahirap maging kaagaw yung ibang babae. Yung pala, mas mahirap maging kaagaw yung anak niya. Mas matagal pa naglalagay doon sa bahay ng anak niya. Umuwi pa naman siya dito, eh. Ang kaso lang, pag nandito, parang robot naman yung kasama ko. Abe, ano pang ginagawa mo dito? Ba't nagtsatsaga ka pa sa kanya?
Paano naman ho tumunting negosyo ko? Buti nga nawala yung malas sa negosyo. Nako, Helen. Aminin mo na nga na magpahanggan ngayon, bulad na bulad ka pa rin sa pagmamahal ng lalaki yan. Huwag mo na isangkalan yung negosyo mo. Anak, kailan ka pa matatauhan? Kailan ka pa magigising? Sana ako sabihin eh. Ano yun? Ano? Ba't hindi ka magsalita? Nagtatapat na ako. Tungkol sa pagkakamatay ni Alexandra. Sige. Kasama mo ako. Meron na ho kami suspect doon sa kaso ni Alexandra. Ha? Kaya ho, iniimbitahan ho namin si Aling Helen na kung pwede nang sumama sa amin. Ha? Bakit? Yung isa sa kasama niya, umamin na sa pagpaslang at pagdukot kay Alexandra. Hindi. Hindi pwede. Hindi totoo. Pwede yung sumama na ho sa amin ng mahinahon. Please lang. Lencho, huwag ka maniwala sa kanila. Wala akong alam. Wala akong alam, bata ko! Ha? Bakit ako? Nakikiusap po kami, Aling Helen. Sumama na po kayo sa amin ng mahinahon. Please. Lencho, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa kanila. Wala akong alam sa sinasabi nila. Wala akong kasalanan. Wala akong alam. Wala akong alam dyan! Lencho, huwag ka maniwala sa kanila. Wala akong alam. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Ang nakalilitong krimen ay di nga sana malulutas kung hindi na konsyensya at nagsalita si Kiko na siyang nagturo kay Helen at dalawa pang tao na sa tatlong pagkakataon ay nakita niyang nag-uusap at nagpaplano ng krimen. Kinilala rin ni Kiko ang dalawang taong dumukot kay Sandra, ngunit isa lang dito ang nahuli. Si Helen at ang nahuling suspect na si Lito ay naakusahan ng kidnapping with murder. Si Kiko ay naging state witness. Silence!
Tatlong beses kong nakita at narinig na nakikipag-usap po si Aling Hirin kay Lito at kay Omeg. Dinig ko pong lahat. Ang pagplano nila sa pagpatay kay Aling Sandra. At si Aling Hirin nga ang nagpautos nun. Sinungaling! Sinungaling ka! Huwag mo ako itamay! Silence! Proceed. Ano pa ang mga sumunod na nangyari? Nakipagsundo si Aling Helen kay Lito at kay Omeg. Nung gabi hong nangyari ang krimen, nandun ho ako. Ano ang ginagawa mo sa lugar ng krimen? Pinasundan ho sa akin ni Aling Helen si Lito at si Omeg. Sabi pa nga ho niya, bantayan ko raw ho yung dalawa. At siguraduhin ko daw po natumpad sila sa usapan nila. Hindi totoo yan! Huwag kayong maniwala sa kanya nagsisunungan siya! Bakit alam mong ginawa mo sa'yo kasama, ha? Bakit ba ako tinatama? Ha? Ano mong kinalaman dito? Huwag kayong maniwala sa kanya! Wala akong alam dito! Silence! Wala akong alam! Silence! Wala po akong kinalaman sa krimen. Kung magbabalak po ako ng masama sa kapwa ko, bakit ko naman po ipapaalam sa isang tulad ni Kiko? Bakit ko naman po sasabihin sa kanya? Ang ibig mong sabihin, hindi totoo ang lahat ng sinabi ni Francisco Solis. Hindi po. Nagsisinungaling po siya. Yung sinasabi niya na inutusan ko siya, bakit po siya sumunod? Kung alam niyang masama yung balak ko, bakit hindi po niya sinabi agad sa asawa ko? Bakit hindi siya nagsumbong para hindi mangyari ang krimen? Tanggap ng korte ang mga katwirang inihain ni Helen. Hindi katakatakang hindi agad magsumbong si Kiko kay Dencio sapagkat ang katapatan ni Kiko ay wala naman kay Dencio kundi na kay Helen na siyang nagpapasweldo sa kanya. Hindi rin katakatakang maging tiwala si Helen kay Kiko sa pakikipag-usap kina Lito at Omeng tungkol sa krimen habang naroroon si Kiko. Dahil talaga namang sa maraming bagay ay pinagkakatiwalaan na niya si Kiko bilang alalay. Inutusan pa nga niya itong magpunta sa poultry upang masigurong naisakatuparan ni Lito at Omeng ang balak na krimen. Kaya't batay sa testimonya ni Kiko at iba pang mga magkadugtong na sirkumstansyang lahat ay nagtuturo sa tunay na nangyari, napatunayang nagkasala ang mga akusado. Si Lito, na isa sa nagsagawa ng pagpatay, ay may sala bilang principal by direct participation. Si Helen ay nagkasala bilang pasimuno dahil siya ang nag-udyok sa mga taong nagsagawa ng krimen. Kasing bigat ang pagkakasala niya at ng mga ito. Siya ay tinatawag na principal by inducement. Ngunit ang krimen ay hindi kidnapping
with murder o pagdudukot na may kasamang pagpaslang. Ito'y murder lamang sapagkat ang talagang binalak nila'y patayin si Sandra at hindi dukutin ito at patayin pagkaraan. Reklusyon perpetua o pagkabilanggo hanggang 40 taon ang kanilang parusa. Dito po nagtatapos ang ating kaso ngayong hapon. Sana'y nakapag-iwan kami sa inyo hindi lamang ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating batas, kundi ng mga matimbang na aral din. Tandaan po natin na walang pagkakasalang na itatago sa lahat ng panahon. Sa malaot madali, ito'y lalabas at lalabas din at ang mga salarin ay masusukol ng mahabang kamay ng batas, kung di man ng tao'y batas ng Diyos, upang sila'y panagutin sa salang nagawa. Ito pong muli si Attorney Jose Sison na sa inyo'y laging nagpapaalala, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Nagawa yun. Kailangan yung paglabang kong karapatan ko kay Densyo, Nay. Yun ang alam ko natitirang paraan para mapasa akin siya. Para masolo ko siya. Pero mali. Ang pakikipaglaban ng karapatan, dumaraan sa legal na pamamaraan. Pero na, ikaw na rin na may sabing wala ako pinangahawakan legal dahil hindi kami kasal. Pero wala ka pa rin karapatang pumatay. Mali yun, anak eh. Hindi mo isip? Nahit sila. Si Sandra at si Densyo, anong karapatan nila nasaktan ako? Ngayon, sabi ni Densyo, sabihin niyo siya. Sabihin niyo naman sa kanya, dalawin naman niya ako dito. Nay, sabihin niyo, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Sabihin niyo siya.